Hello, hello. Kahit 20 lang. I-start na tayo. Okay, hello. Wala na ba? Wala pa. Hello. Comment naman kung okay yung audio. Para alam ko lang. Okay ba po yung audio natin? 20 audience lang. I-start na ako. Okay, 20 audience na. Start na tayo. Okay, audio ayos. Sige, ano tayo. Booking average ngayon. Para sa mga kasama natin. Okay, para ano tayo. Yun, 7. Ano na ba? Tingnan ko lang po ah. Share ko lang sa iba para 9. 11 na lang. Twelve. Yun. 8 na lang. Start tayo. 20 lang. Kahit 20 lang makakinig. Okay ako. Yun. 21. Oh, start na tayo. 21 na eh. Sabi ko, kahit 20 lang. Nabawasan. 18. Yun, 21 ulit. Sige, start na tayo. Mga sir, mga ma'am. Pa-comment ha. Yun. Sorry, medyo inubo pa ako. Okay, let's start. So, tuturo natin ngayon is basic of moving averages. Pero syempre, bago yun, kailangan muna natin malaman ano ba moving average, di ba? Moving average. Yan. Ano ba yan? Saan ginagamit yan? Okay? So, una, as a basic lang, para alam nyo lang. Nakikita ko kasi, mga position trader, tapos iba yung gamit ng moving average. So, since bear market tayo ngayon at wala, turuan ko kayo kung anong dapat nung gamitin pag day trading. Okay? For day trader, ang dapat yung gamitin ay MA9. Yung iba, okay, MA9 or 10, MA20, 21, at MA50. So, sa tatlong yan tayo magpo-focus ngayon. Okay? Sa tatlong yan. First, kailangan alam natin ano ba yung mga moving average na yan. I-discuss natin ngayon yan. Ganito kasi yan, mga sir, mga ma'am. Ang moving average is the general term. Okay? Ang moving average ay general term. So, under moving average, meron tayong dalawa. Meron tayong sa kabila. Para lang alam nyo, hindi kayo, ano, under moving average, meron tayong tinatawag na exponential MA
Ganito. Yeah, exponential, kanina ko na lang. At meron tayong tinatawag na simple NA. Para alam nyo yan, yung mga general term, mga international term. Okay? Hindi lang yung moving average lang. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin yan. Okay. Ngayon, sa Philippine market, di ba? Sa Philippine market, ang standard na tawag ay moving average. Pero dapat, by right, ang moving average, ang tawag talaga dyan is simple. Okay? Para lang alam nyo. So, ang moving average may dalawang types. May exponential, merong simple. So, pag sinabi nyo, anong gamit mong MA? Dapat ang sagot nyo is exponential ba o simple? Hindi yung anong gamit mong MA. MA9, MA20, MA50. Pero syempre, nasa Philippine settings. So, tsaka sa, lalo na kunwari dito sa Investagram. Tignan nyo to. You know, moving average, di ba? Ang susunod, exponential. So, pag nag-type ako ng MA, lilitaw yung moving average. Pag nag-type ako ng exponential, EMA, lilitaw yung moving average, exponential. Kung mag-type ako ng simple, walang lilitaw. Diba? O kaya smooth ang nakalagay or simple. Okay? So, we will discuss, pero basic tayo, discuss tayo ng simple MA o ang general term is moving average. Okay, let's start. Okay, now, so since sinabi ko ang gagamitin natin is yung tatlo, mag-on tayo ng MA. Paano yung MA yan para sa mga newbie? Bagay na sinabi ko dati, dapat alam nyo paano gamitin yung platform nyo. So, ang Investagram, nandito siya. Pwede kayong mag-scroll pababa, moving average. Ayun po siya. O, pwede rin yung type MA. Ayun. Diba? Click nyo lang yan. May naka-con na pala ako dito. Okay. So, paano mag-edit ang isang MA? So, mapapansin nyo rin, ang standard niya is laging 9. So, gagamitin natin is 9. Palitan natin ang kulay red. Kapalan natin. Ayun na po yung red. Next is, palitan natin ito. Red, itong 9 is blue. Palitan natin ang 20. Ang red. Asya na po ah, kinakabahan ah. At ang isa, palitan natin ang 50. Pero ang kulay, green. Para hindi tayo malito. Yun. Kapal na po siya. Okay po. So, meron tayong tatlong moving average ngayon. Nalilitaw sa side na to. Yan, ang tatlong moving average natin. Okay, pasensya na. Medyo kinakabahan. So, kung titingnan natin ngayon, for example, ang PSE,
So, yung candle niya is nasa baba na siya ng tatlong moving average. So, meaning, pag ang candle nasa baba at ang mga moving averages nasa taas, nagsisilbing resistance sila. Okay? Pag ang MA naman, di ba? Pag ang moving average nasa taas ng kandila, resistance. Pag ang MA ay nasa baba ng kandila, yung mga yan, sila ay acting as support. Okay. So, yan. Tanggalin muna natin itong RSI para hindi naka... So, anong nangyari? Pag ang MA ay mga MA, ito ang MA, example ha. Tapos, ito ang kandila. Ibig sabihin niyan, nag-a-act sila as resistance. Okay? Pag ang ito naman ang MA at ang kandila ay nasa taas, nag-a-act sila as support. Yan. Gets nyo po? So, pag ito ang kandila, ito ang moving average, pag nasa taas, resistance sila. Pag ito ang kandila, at ito naman ay ang moving average, support sila. So, how do we use them? Burahin ko lang po ang para malinis yung chart natin. So, kung mapapansin nyo, itong dito muna tayo sa mga nakaraang kandila. Okay? Start muna tayo dito. Ito, itong trend na ito. Kung mapapansin nyo ito, itong may mga untugan. Yun, okay. Ito, tingnan nyo. Itong dito banda, ang MA as a support sila, itong blue line, EMA 9. Pagdating dito, naging, di ba support siya dyan? Yan. Anong nangyari pagdating dito? Ito, support. Pero kung mapapansin nyo to, itong blue, natin ang forma, natin natin blue. Anong nangyari sa blue? Naging resistance. Tama ba? Okay. So, ito muna, basic muna tayo, basic concept para lang may idea kayo. Huwag natin biglayin. Ulit. So, ito, papansin nyo itong moving average na blue. Naging support siya. O sila lang, tatlo. Ito rin, pagdating dito, bumaba siya. Ito, itong portion na to. Diba? Ito, magandang, itong portion na itong isang sa magandang example para maano natin siya. Natin lang itong background. Diba? Nung bumaba yung kandila na hindi na siya nag-support dito sa moving average 9, MA9,
Pero yung 20 mo, nag-support pa rin. Pero gusto niyang umangat. Pero hindi siya makaangat. Bakit? Kasi yung blue line, which is yung MA9 natin, siya ngayon ang resistance. Di ba? Kahit sa simple analogy, ang dating support nagiging resistance. So, anong nangyari dito, yung dating support na MA, siguro tanggalin ko muna itong 50 para hindi kayo malito. Tapos, tsaka yung 20. Yan. Okay, parang maganda yung ano natin. Ay, ba't naman po may nagagalit? Nagla-live lang naman ako, nagtuturo lang. May angry face naman dyan. Share-share lang tayo ng knowledge para everybody happy. Di ba? Okay, tuloy po tayo sa pagtuturo. So, mapapansin nyo, itong MA9, moving average 9, which is yun, kapalan pa natin para medyo kita nyo. Yun. Dali. So, dati, nagsusupport siya. Yun, no? Nagsupport. Di ba? Nung bumagsak siya, nung hindi na niya kinaya. Tapos gusto niya bumalik sa taas, pero hindi siya makabalik. Bakit? Kasi resistance siya ngayon. Diba? Tapos dito, ito may magandang volume, gusto niya i-break. Tapos dito, nag-break ulit. Consistent naman yung volume niya dito. Ayun, umangat. Nabasag niya. So, nasa taas uli siya ng moving average. So, same goes. Dito, tignan niyo. Nag-support pa siya. Kinabukasan, hindi niya kinaya. So, ayun, lag-lag-pag. Ngayon, paano natin gagamitin for trading yan? So, alam nyo ba, moving average, gamit na gamit to, lalo na pag bull market sa mga trend follower. Diba? Yung mga trend follower, trend following na mga play, mga position play. Gamit na gamit ang MA9. Ay, sorry, not MA9, as MA in general. O, try natin. Bigyan ko kayong isang sample. Ito ang paborito nating MAC. Mabilis siguro. This one. Pwede. So, ito. Isang magandang trend. So, kunwari, anong tawag dito? Trend follower kayo na plan nyo. Ang gamit nyo is MA9. So, the moment na yung kandila umangat sa MA9, the moment na yung kandila umangat sa MA9, bili. The moment yung kandila bumaba sa MA9, benta. So, kung dito ka bumili, sorry, dito ka bumili, mag-buy. Saan ka magsisell? Saan ka magsisell? Ito. Dito ka ngayon magsisell. Kasi nasa baba na siya ng kandila. Diba? Dito ka ngayon magsisell. So, kung MA9 ang ginamit mo, magkano na ang profit mo? Price range, sabihin na lang natin dito para realistic naman. Dapat realistic lang tayo. Tapos dito ka nagbenta, kinabukasan kasi bumaba na. Para ito. Yun o, 139% from 470, from nabili mo siya ng 470, di ba? Binenta mo siya ng around 11.32. Yun. Buy 470. Sell 11.32. O, di ba? Ayos ba? Simple lang, di ba? Moving average. So, ano yung muna kong video dati? Support, resistance. Tapos ngayon, meron kayong bagong nalaman sa mga pro na matagal na sa trading, ayun, alam nyo na to, basic na sa inyo to, pero sa mga newbie, yan,
Kailangan natin ituro yan. Total, bear market naman ngayon. Aral-aral tayo. Para hindi tayo masyadong nawiwipso. So, kunwari, moving average yung ginamit mo. Di ba? Upo ka lang dyan. Ayan, ilang araw ba yan? Ayan, ilang araw ba yan? Di. O, mula dito hanggang dito. 60 days, mga sir. 60 days, oh. So, less stress, di ba? Pang bili mo dito, hanggat ang kandila nasa taas ng MA, hold. Pag ang MA, o ang kandila nasa baba na ng MA, sell. Hindi mo kailangan magbantay ng market. So, pagdating dito, andali na natin to. Pagdating dito, oh, di ba, nag-consolidate siya dyan. Oh, huwag ka muna bibili dyan, mga sir, mga ma'am. Bakit? Kasi nasa taas pa yung MA eh. Di ba? Huwag ka muna bibili dyan. Kaya lang ka bibili. Ayun oh, ito, dito ka bibili ngayon. Kasi, nasa taas na siya. Di ba? Nasa taas na ang candle. Basic na basic. Simple na simple. Di ba mga sir? Ayos ba? Comment-comment po tayo kung okay yung audio ko o hindi. Para naman... Ako. May nag-angry. Dalawa. Sorry po sir ha. Ano lang tayo, tuturo lang. Happy-happy lang. Okay. Wala po bang tanong? Yun. So, kunwari, ito, MAC to eh. MAC. So, tingin tayo ngayon ng stocks. Tingnan natin ngayon yung ABA. Yun. Ito yung ABA kanina. 7%. Sana siya? Although umangat siya kanina, nasa taas pa siya, nasa taas naman yung MA. So pag ganyan, tanggalin muna natin yung background natin para maganda yung ano natin. Watermark, crosshair, grid line, gawin natin puti. Para walang grid. Yun, para malinaw. So, ang nangyayari ngayon dito, so, resistance siya. Diba? Dami na ngayon. Simple. Simple na moving average. Ayos ba? Ayan. Pa. Thursday ko na yan. So, bukas, huwag mo na tayo mag-trade. Aral-aral mo na tayo. Pulang-pulang yung markado eh. Dami ko nakikita. Pulang-pulang yung port. Ubus. Ang pinaghirapan. Ilang buwan mo o kaya isang buwan kang nagtrabaho para may pang-treat tapos mawawala lang bigla, di ba? Huwag ganun. Ingatan natin. Okay. Aral muna tayo bago tayo mag-treat. Yun. See. So, dito ka bibili kasi lumangat na yung candle. Oh. Pero pag ganyan ka, ito lang ah. Ito magandang example to. Kasi bear market tayo ngayon, di ba? Dito ka bibili, di ba? Sabi ko, dito ka bibili. Pero sir, paano to? Tingnan mo naman. Dito siya nag-close. Dito naman yung kandila niya. Dito ako magsisell dapat eh. Diba? Dito ako dapat magsisell eh. Kaso, paano yan? Wala. Hindi wala akong tinubo. Ano to? Kung ganyan yung concept mo, sir, sabihin mo. Kung ganyan, sir, paano mo? Wala akong tutubuin. 0.5 lang. 0.1. Oh, sabihin na natin na benta mo dun. 1% lang yung tubo ko, sir. Ganun. Bakit naman ganun? So, kagaya ng sinabi ko sa Pibo,
hindi lang isang gamit natin sa indicator. Siyempre, yung tinuro ko nung nakaraan, yun, support resistance. Tapos, nagturo pa ako ng Fibonacci, di ba? Yung pangalawang video ko. So, pwede natin pagsama yan. Ano ngayon ang concept nito? Kaya nga sinabi ko kanina, ang moving average, kaya ginawa akong example yung MACD. Kasi, uptrend eh. Di ba? Ayun, kasi ano yung MACD? Ito yung time na bull market tayo, kaya, yan. Pero ngayon, bear market, syempre huwag natin, mahirap kasi yung angat na tuloy-tuloy. Let's say, sino ba yung umangat nung nakaraan? Patignan natin yung kay Vita nung nakaraan. Ayan. Tignan nyo. Umangat mo. Ngayon, kung dito ka bumili, saan ka magbibenta? O, umangat siya dito, nag-close siya. Pwede ka na magbenta dito, mga sir. Kasi bumaba na yung kandila sa ano eh, di ba? So, magsisell na tayo dyan. Magkano natubo natin? A whopping 50%. Mga sir, mga ma'am. Sabihin mo na lang, nakapagbenta ka pa siya, pinakamababa, dito na. Realistic tayo, di ba? 39% to. Wow! Ilang araw yan? Bilangin natin yung candle, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 days, meron kang 38%. 2 weeks. Di ba? Sir Ramon, Olmo, tama po. Ang 29 or 10, 20 or 21 tsaka 15, yun po yung setup para sa short-term day trading. Okay? Kasi for purpose of discussion tsaka explanation para sa mga newbie. Nagbukas lang ako ng isa. Okay, so, yan. MA9 pa lang yan, ha? Wala pang iba. Try natin yung iba. Yung malalaki mo. Ito. Brown. Ito. Si Brown Company. Ayun. Pag bumili ka dito, buy. Simple explanation. Saan ka magsisell? Ayun, dito ka magsisell. Sorry bro. Magkano na yun? Ten percent na mga sir, mga ma'am. 10%. Ayan o, linaw. 10 plus pa nga eh. Gusto mo, dito ka pa nag-20. O kahit sa pinakamababa na dito mo. Kumari, later work ka, hindi mo nabanta yan. 5% pa rin, no? Di ba? Ayos po ba? Comment po tayo para alam ko kung okay pa yung audio natin. So, ito po yung basic ng moving average. So, ngayon, gagamitin natin yung basic moving average tsaka support and resistance. I-combine natin ngayon. Okay, so let's start. Gusto nyo ito, Ali. Parang magandang labanan dyan. Ayun, nag-drop. So, dito pa lang, dapat din na bumili. Bakit? Kasi nga, nasa baba na siya ng moving average. Pero for the sake of discussion, bigyan pa natin ng isa. Sabayan mo pa ng yan. Port. Yun. Sinyo.
So, ang liit na lang ng room mo. Kung bumili ka, alam mo, ito yung kinukuha mong reward eh. Pero yung, siyempre, yung reward ratio mo, may sick, kaya bumili ka. Kaso nga, nasa taas siya ng, yung MA natin, nasa taas. So, may resistance ka. Double resistance, mga sir. May resistance ka na ng trend line. May resistance ka pang moving average. Ah, differences. Okay. Ano po ba yung MA9? Ang MA9, ibig sabihin, 9 candle, yung average nila, yun, ito. So, ito namang 20 days yan na average. So, kung ano po yung nilagay niyong figure dyan, ito 50 days moving average. So, sabihin ko na, kunwari, sanayin na lang tayo para medyo maliwanagan kayo. Meron kang 9 na kandila. Kunwari, 9 yan. Kunwari, 9 yan. Tapos pag ganang ganan. Yan. Kunwari, ito yung kandila niya. 9 days. Diyan na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. 9. So, kung titignan niyo yan, ito yung taas. Ito yung baba. Yung average na presyo na niyan, yung average niya, kunwari, inat mo to. Ito nga, 2 piso, 2 piso, tapos 150, tapos ito 90, tapos ito piso ulit. So, yung average ng 9 days, kung ano yung presyong yun, ito yun. At isa pa, ang moving average, ang tawag sa kanila is lagging indicator. Lagging. Meaning, huli, mabagal. Lag. Di ba? Lagging indicator. So, nagchuchupit ka, gamit mo MA, mali na yun. Kasi lagging to eh. Kaya, gagaya ng post ko nung nakaraan, palitan ko na natin ng konti. Nakabalat ka na sapatos, ginamit mo sa basketball. Okay. Di ba? Ah, Sir Ryan, pwede kong i-discuss yan. Kaso, yung mga newbie natin, baka hindi maintindihan yung mga Smooth, EMA, Alma, at Chahal. Siguro, ano natin yan pag medyo next level na ng pre-live natin, di-discuss natin yan pa isa-isa. Sir, sir po ba o Ma'am Joanne Pepito? Okay po, bigyan ko kayo ng dalawang indicator. 20 at 50. Yan. O, paano daw? Paano daw? Ano sabi ni Ma'am? What if mataas ang MA20 sa MA50? Tapos mababa ang price sa both EMA. Mataas ang MA20 sa 50, tapos mababa ang price sa both EMA. Ah, ito po yun. Sakto, meron tayo. Di ba? Ito, ano lang. Ito na lang, para mas malinaw. Yun. Ito. Mataas ang 20. Ito, ano? Ito, malinaw to. Mataas ang 20. Tatype ko lang po, Miss Joanne, para makita nila mataas ang MA20 sa MA50. So, itong red, ang 20, ang MA50. So, pasok na yung category na yan. Di ba? Anong susunod na tanong ni Ma'am? Tapos, mababa ang price sa both EMA. O, mababa ang price sa both EMA. Which is,
ito. Tanggalin na muna natin itong red line. Kasi EMI yung discussion natin. Tapos, nasa baba ang candle sa 2MA. Tama po ba, Miss Joan? Ito po. Since nag-binrot up nyo na, 2MA na yung gamit natin. Diba? Ay, tuturo ko ba ito? Tinuturo ko ito sa webinar eh. Baka mag-aalit naman yung mga estudyante natin. Pero bigyan ko kayong konting, ano lang, preview. Yun, preview. Tatandaan nyo po. Unang resistance mo is MA50. First resistance MA50. Okay po ba? First resistance yan. Tanggalin ko na po ito, mama. Ang magiging next second resistance mo nun, ito. So, gigets nyo po. First resistance mo yung MA50. Eh, sorry, ito. Sorry, ito. Yan. Second resistance mo to. So, ibig sabihin yan, dalawa yung dapat niyang basagin para kumawala dyan. Sabihin, malakas yung pwersa niyan. Kaya nga, hindi siya ganun lumipad. Hindi siya ganun pagdating dito. Hindi niya tinuloy. Balikan natin ito ng red. Hindi niya tinuloy kasi dalawang resistance yun. So, binalik din niya sa baba. Diba? Kumbaga sa ano eh, dalawang pader yung kailangan mong banggain eh. O, mas maraming pader ang kailangan banggain, mas mahirap butasin. Ganun lang po yun. Parang layer after layer. Sabihin na lang natin parang dalawang pinto ang kailangan mong buksan para makapunta ka dito sa area na to. So, ito yung unang pinto na kailangan mong buksan o basagin. Ito ang pangalawang pinto na kailangan mong basagin. Tulad nito. Kaya, pag dalawang MA, ang resistance mo, sabihin, malakas siya. Pero for the purpose of ano, kaya tiniskas ko lang muna yung isa para kung paano gamitin ang isang MA. Diba? Hindi yung mag-on lang tayo ng indicator tapos kahit basic hindi natin alam. Tsaka personally, di ba? Kahit konting indicator lang gamit natin, magiging profitable naman tayo basta alam natin gamitin. Ganun po yun. Sana po nasagot ko yung tanong nyo. Ma'am Isa, ano pong indicator maganda gamitin with MA? Sa Sabado, turuan kita niyan. Di ba? Si Ma'am Isa po ay kasama sa ating batch 3. Tuturuan ko kayo kung anong dapat combination. Hindi yung... Ganito na lang. Di ba maganda di ba pag short range ang gamit natin, pistol? Pistol, ano pa ba? Yung basuka, hindi. Ano tawag doon? Mga Glock. Glock 9. Yan. Tingnan nyo yung mga police natin. Bihira yung gumagamit ng long range. Kasi close contact lagi yung engagement nila. Tapos yung mga sundalo natin, napansin nyo? Bihira lang din naman yung pistol. Anong gamit nila lagi? 'Di ba mga mahabang rifle, mga M14, M16, M1 Garand, ano ba? Machine gun kasi long range yung kakaharapin nilang war. Ganun din po 'yun. So depende kasi kung paano mo i-approach yung market.
at kung paano mo siya iti-trade. So, kung iti-trade mo siya ng swing, hindi ka gagamit ng mga laging indicator. Ay, sorry, ng, kunwari, mag-i-scalp ba? Scalping o kaya chupit. Hindi ka gagamit ng laging indicator. Dapat ang gamitin, ang gagamitin mo ng leading indicator. Kasi, ano kaya eh, close range yung fight nyo eh. Parang hand combat ang dating, di ba? Sa boxing, although nakakamatay ang baril, hindi ginagamit ang baril sa boxing. Kamay ang ginagamit. Same. So, different sports, different equipment o materials yung ginagamit natin. Same with trading. Different approach, different system ang pwedeng gamitin or combination. Di ba? Hindi tayo ano ba tawag dito? Nasa race ka, kunwari nasa race ka ng F1 race, hindi ka gagamit ng sedan lang na big body na Toyota. Kailangan mo yung mabibilis. Pag city driving ka, di gumamit ka lang ng ano, ng kahit yung Kia Pride. Diba? So, para ano natin, alam natin kung ano yung gagamitin natin. Malinaw po ba? Oh, ano po ang mga leading indicator? Ano po ang leading indicator? Magandang tanong po yan. Pero, pag sinagot ko yan, maano na tayo sa ano na tayo tawag natin dito sa ating discussion sa moving average. Pero bibigyan ko kayo ng isa. Stochastics, leading indicator ang isang ang stochastics, leading indicator siya. So, yun. Ang moving average, lagging indicator. Kaya, yun, sabi nga nila, choose your battle, choose your weapon. Diba? So, yun. Yun ang tawag dito. Kailangan natin matutunan. So, let's try other stocks. Dapat yung medyo mahabang uptrend dati tapos for the sake of discussion kasi tayo. JFC na lang. Wala pa kayo ng internet ko. Okay. Wala yung ano ko ah. Chart ko. Sorry. Ito JFC. Mag-open ulit tayo. So, open natin to. Open natin yan. O, oh, ang gagamitin natin ngayon, 50. Ito pala na yun na lang to. Blue. Sorry, nawala po yung connection ko. Yun, so. Ito. Yup. O, yan. So, dito gamitin natin ang 20. So, yun. Kung ginamit mo ang MA20 naman para i-trade ang Jollibee, good gain ka na rin. Like, kung bumili ka dito, nagbenta ka doon, nung kumawala, ilang gain mo na dyan? %14 ka na, mga ma, mga sir. Oh. Sir, MACD. Pwede naman kasing, pwede kong i-discuss lahat yan eh. Pero kasi MA tayo eh. Baka mawala tayo sa ano natin. Anong tawag dito? Main discussion natin.
sa gagawa ko ng isang video para sa MACD naman. Isang video para sa stochastics. Isang video para sa RSI. Lahat yan. Gagawa natin ng live beep. Paisa-isa, sir. Huwag nating biglayan para yung mga newbie hindi mabigla. Di ba? Pa, ano lang pa. Oo, oh, huwag natin biglayan. Kaya kong discuss ng isang upuan lahat yan. Pero, syempre, MA muna tayo para yung iba naman matuto. Okay? So, ngayon, yung Jollibee, since nasa taas yung MA 20, oh, pag ganyan, ay, hindi ko na kung natitrade yan. Diba? Hanap na lang ako ng iba na ang kandila ay nasa taas ng MA. Dami namang stocks. Hindi naman pwedeng isa lang. Huwag tayong main love sa stocks. Di ba? Main love ka, matatalo ka. Ito, mainit to. Anong nakaraan? Ma. Ayan. So, ito ngayon. Ito po ngayon. Yan. Yan. Bumili ka dito. Yan. Gain ka pa rin naman. Pero pag pababa ng ganyan, syempre, alam mo naman, hindi naman to kagaya ng Jollibee ng SM na malalaking kumpanya. Ito eh, mga pinapump lang, dinadump. Ginawa ko na ito ng video, di ba? Nung nakaraan. So, alam nyo na yan. Tingnan natin yung favorite ng bayan, Sinaw. Ayun oh, nasa taas na yung MA20. Ay, yung kandila nasa baba na. O, bibili mo ba yan? Siyempre, hindi mo na bibilin mo na yan. Ayan, hintayin natin umangat yung kandila. Pag hintayin natin yung MA, pumunta sa baba, tapos yung kandila. Yung MA, hintayin natin bumanyan. Tapos yung kandila, hintayin natin tumaas. Bago tayo bumili. Diba? So, yun po. Simple moving average MA. Diba? Ganyan lang po yung paggamit ng MA. Simple na simple. So, ngayon, total, nandito na tayo. Tingnan na natin ito ngayon. Ito si Nao. So, eto si Now, di ba? O, yung trend. Yun. Tutuloy ko ba itong i-discuss? Baka maraming magalit sa akin. Di ba? Parang ayokong i-discuss yun, no? Mainit to eh. Madadali tayo dito. Hanap tayo ng ibang stocks. Sandal lang tayo sa safe. Huwag tayong hot topic kasi yun eh. Yun, yung STR kanina, umangat. Diba? Umangat. O nag-open ng 869. High niya 869. Tapos, bumalik. Low. Bakit umangat to kanina? Kasi kahapon may news. Diba? Nakita niyo si President nasa billiard mall. So, in-expect ng tao, ay naku, tataas yung STR yung binomba, tapos pinadump. Ito ngayon yan, no, mga sir, mga ma'am. Oh, yan. Simple chart. Trade naked. Malinaw na malinaw. Ay, di ko na i-discuss to. Alam nyo na yung sunod kong sasabihin. O, yan. MA, nasa taas. Tapos, nasa support. O, alam mo. Di ba? O, MA, nasa taas. Ang chart, nandito sa support.
Anong chance nito bukas? Papanik ba siya? Anong mangyayari dito sa STR? Papanik ba siya? Hanggang sa MA20? O babaksak siya? Ganyan. Yung tinuro ko dating support and resistance, ha? Yung kalimutan. Ito, naka-green yung watcher ko. Si Byte. Si Web. Tingnan natin yung Web. Ito, good example. Gusto niyang umangat. Umangat. Gusto niyang lumabas sa MA20. Pero hindi niya kinaya. Ayun, bumalik uli. So, kanina, kung bumili kayo, at na ipit kayo sa taas. Ay, nako, sorry. Laki nga ng volume, pero tignan mo naman yung kandila niya. PXP, sige sir. Tignan natin yan, PXP. O yan sir. MA20. O, 9. Buksan pa natin yung 9. Ayan, dalawang MA. O, so, yan resistance mo ngayon. Itong linya na to. O, oh, yan. Resistance mo yan. Kung bili ka, ito, itong reward mo. 9%. So, ang talo mo naman, kung sakali lang naman, ha, ito eh, siyempre si market pa rin magsasabi ng totoo. And, assumption lang naman yung sa atin. Ito. Yan. Oh, kung bumili ka ng PXB bukas, yung reward mo 9%. Kung sakali man, ang risk mo naman 17%. DD. Buksan na. Oh. Oh, take na to. Sir, ba't nyo tina? Ba't nyo tinitrade tong mga to? Ay, nako naman. Wala natin tinitrade yung mga yan. Alata naman, no? Hindi tinitrade yan. 1. 2. 3. 4. Pero historically, pag-bounce, angat. Pag-bounce, angat. Ayan, no? Simpleng style. Ayan. Ang tanong bukas, aangat ba yan? Itong malaking tanong. Aangat ba yan? Caps lock natin para matibay. Yun. D. RLC. Sige, tingnan natin yung RLC na yan. Buti. Medyo ganado tayo eh. O RLC, mga boss. Ayan o. Ayan po. Nasa support sa ngayon. Si RLC. Nasa support. Sir PJ. Okay, ECP. Gusto mo bang sagutin kita, Mr. Sidlim? Ay, nako. Ito po, tingnan yung volume. Ang laki, pero pula. Tingnan yung kandila. Oh, tapos, tingnan ko ha. Magtotoo natin. Para kung nasan ba yung... Ayun. Oh, nasa taas siya, sir. Saktong-sakto. Sinalo siya, oh. Yan, ha. Eh, mamaya, macro natin para makita nyo. Ayun, oh. Sinalo lang siya. Sakto. Kaya hindi siya bumaba. Ayos ba? Aling stocks pa? MRC.
Ako, mga paborito ng bayan to, MRC. Personally, ay nako, sakto, sinusuka to. Ang galing ng mga jockey ng mga stocks na to. Yan, sir. Nawala na tayo sa MA. Total, naka-live na tayo. Samantalayin na natin. Ah, ito. Chris. Yun. Oh, anong reward mo? Ito lang. 5. Or sabihin na lang natin ito, 9. O yan, sir, MRC. Yan, moving average lang ginamit natin, tsaka simple support resistance. O, so may ano na kayo, may idea na kayo paano mag i-trade ang moving average. Yan. RIC, sige po. Ayan, wala tayong ibang gamit na indicator kundi moving average lang. Kung gagamitan natin ng iba yan, mas siyempre mas matibay. RIC. O ito sir, bigyan kita ng idea. Tama ba? Oo, tama. Ayan, sir. Ayan na lang. O, sir, nasa support siya ngayon. Yung dating resistance mo dito, eto, dating resistance. Support mo ngayon. So, ang tanong, mag-hold ba yan? O tuluyan na siyang babaksak? O magbabounce dyan? Taangat. Pwede siyang balik. O kaya dito lang. Diba? Ayun. Sir John, chill ka lang sa program, turuan kita niyan. MA lang tayo ngayon eh. Anong stocks pa po? Sabihin niyo na. Wala bang mga stocks dito? Ano ba yung mga ano natin? Ano ba mga top gainer natin? IS. Ay, ito. Pinost ko ito kagabi. Actually. Ito, tingnan nyo ito. Pinost ko ito sa account ko kagabi. Kahapon pala. Sorry. Ayos ba? No, sabi ko, dito ang buying. Ito ang salarin. Kung nga-attend kayo ng training ng Ocean 5, malalaman nyo bakit ko sinabing ito ang salarin. Pag nag-attend kayo ng Ocean 5 training, malalaman nyo bakit, anong dahilan niya. Yan. Ay, opo pala. May nagpapatraining kami. 4 weeks training. Ay, nako. Murang-mura. Presyong divisorya. Po, nagpapatraining po pala kami. So, yung batch 4 will start July 7, Saturday. Yan, konting plug lang. Ano? Baita, boss. Yun, boss, baita. Ayun ako, boss. Boss, yung baita, tingnan yung mga MA natin nasa taas. Total, dinidiscuss natin yung MA. Gamitin natin sila sa pag-trade.
NASA the SMA. O pag nasa taas ang MA, ibig sabihin resistance sila. Diba? Yan. Ang makulit dito sa Vita, maliliit na candle na pula. Pero, paangat. Diba? Personally po, kung naipit kayo dito, or kung ano, wag nyo munang i-trade ang mga ganitong stocks. Halata naman eh. Huwag po tayo mag-abol. Huwag natin itinitrade ang mga ganitong stocks. Ayan. Nalinaw po yan. Hintayin nyo ang kandila. Hintayin nyo tong kandila. Hintayin nyo ang kandila. O, inuulit-ulit ko. Hintayin nyo ang kandila lumabas dito. Pag nandyan na ang kandila. Pag ang kandila nandyan na. Pag ang kandila nandito na sa labas nito, doon kayo bumili. Okay po. Habang uulitin ko, Vita. Kahit umangat yan, kahit umangat, kahit mag-green bukas yan, hanggat hindi lumalabas sa linyang yan, huwag niyong i-trade. Huwag matigas ang ulo para ipit na naman kayo. Ayan, bigyan ko na kayo ng isang tip ha. Hanggat ang kandila ng Vita wala dito sa area na to, huwag nyong ititrade. Uubusin lang ng pera nyo ng mga big fish. Mga dilis lang tayo eh. Pag mga dilis lang, huwag tayong tatabi sa mga malalaking isda. Mama, kakainin tayo ang buo ng mga yan. So, dito lang tayo, okay? Wala na po bang ibang stocks? Pero kayo, para... Yan po yung personal take ko sa Vita. Anin pang stocks? RIC. Na-discuss ko na ba yung RIC? ECP... Ano? Alin pa? Maraming ibang tanong eh. Kaso hindi ko muna sasagutin kasi moving average tayo. Oh. Itong now kanina. Ayokong discuss kasi maraming apektuhan nito eh. Ito kasi yung pinakamainit na stocks eh. Huwag natin ano yan. Ay, ECP. Ito rin ang ECP, di ba? Alin pa ba yung mga... Ay, yung ano natin. Yung favorite stocks natin dati. Yun. Oh, heaven by your side. Oh, kunwari, dito ka bumili. Eh, kunwari, dito ka bumili, di ba? Saan ka magbibenta? Dito. 721%, mga sir, mga ma'am. 721%. 706, 700% na lang para sakto natin. Ngayon, pag angat niya uli sa MA, bibili ka uli. Dito, kasi dito siya umangat, di ba? O, yun. O, kunwari, inold mo lang siya. Dito ka na nagbenta kasi bumaba na siya. 700 plus 60. 766%. Dali ng pera, di ba? Okay, sir. Sige. MBT. Ito na lang po take ko dito. Anong ginagawa pag may gap?
ano ginagawa. Yan. Oh, nasa taas po yung mga MA natin. So, hindi ko muna titrade yan. Kung MA ang gamit ko, ha, tinuruan ko na kayo. Ito po kasi yan eh. Okay, discuss natin ng mas maigi to, ha. Ito po kasi yung support niyan. Diba? Sorry. Ito yung support natin. Sakto, diba? Saan mo nakuha yun? Ito. Ito pa rin. O, tutukan. Ngayon, tutukan na natin ngayon. So, anong expect? Expect ng marami. Expect ng marami magbabounce yan. Di ba? Kasi nasa support. Hindi nagbounce. Nag-gap down pa. Ano ba? Ano dito? May news ba to? O ano? Di ba? Yan, nag-gap down. After yung mag-gap, nag-conso na maliit. May nagko-consolidation siya ngayon. Ngayon, dahil tinuturo natin yung MA, hanggat ang MA ay nasa taas ng kandila, huwag niyong i-trade. Oh, sige po. MBPI. Mga bangko si Sir. Ang mahilig sa bangko. Sir Chan. Sige Sir, bigyan natin ng BPI dito, Metrobank dito, BDO dito, ano pa ba? East West Bank. Yeah, one day. Ayan po. Ito ang Metrobank. Ito ang BPI. Gusto ko lang pakita sa inyo ha. Para may idea kayo. Ito ang BDO. Ito ang East West. Ano ang similarity nilang apat? Ay, wala yung ano ko. Wala yung drawing ang ko. O, similarity nilang apat, pababa lahat sila. Ganito pala to. Pag nag-multiple ka, wala na yung ano. Wala na yung linya. Anyway. Apat na bangko po yan. Nakikita nyo naman ang similarity nila. Diba? Pababa. Boom. 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 So, wag muna tayo mag-trade. Mag-aral muna tayo, mga sir, mga ma'am. Aral muna. Bago ano. Sige sir, balikan ko yung siyempre yung mga nauna. Geo. Eto, maganda sa Geo ngayon. MA lang gamit natin. Pero analyze natin ng maayos to. Para masagot ko kayo ng maayos din. Okay. Ito na pala tayo. Oh. Yung MA20. MA20 support. MA9 resistance. Ayos ba? So, hintayin natin itong kandilang to umangat sa MA9. Trade natin. So, kaya kanina pagdating sa MA9 nauntog siya. Bago bumalik siya dito sa MA20. Okay ba?
Ay, boba. Gio. BTR. Oh, same. Dalawang MA ang resistance natin. Pero tingnan, analyze natin ng maayos to. Para may maganda akong sagot sa inyo. Okay. Bukas, BKR, do or die ito. Pag hindi nag-hold. Pag yan, nag-hold. Angat ng konti. Mga ganyan lang. Pag hindi nag-hold, most probably, ito baksak niyan. Siyempre, dalawa lang pupuntahan. Hindi, pero nakita ko lang. Kasi, ano to eh. Psychological support kasi itong 154 eh. Paano ko na nasabi yun? Una ito. Tapos, ito. Tingnan nyo ito. Itong support. Yan. Yan, oh. Ayan. Oh, di ba? Psychological yan. Psychological support. So, bukas daw mag-hold yan. Kung hindi, boom. Kasi yung dalawang MA natin nasa taas pa rin. MPI. Okay, ito ang take ko. Alam niyo ba, itong linya, itong, ito. Kaya umangat. Yun, nag-reverse. So, kunwari ito. Wala pa to, di ba? Yan, wala pa yan. So, in-expect ng iba, baka gayahin ng ito, nito. Pero hindi ginayaw na sa support. O, yan po. Sa support kayo ngayon. So, ibig sabihin, hanging by a thread. Okay. Brown, na ano ko na, sir? BSC. Yun. Siyempre, tignan muna natin yung malaki ang chart para may idea tayo. Ay, grabe. Psychological pala to, sir. Matibay. Yun. Ito, kung bumili kayo dito, makuha nyo sana to. Ganda. Pero bumaba rin eh. Di ba? So, yun. Yung ngayon, yung ito, sinalo ito. Nasa gitna siya ng dalawang MA ngayon. Ito, lakihan po natin. So, napapagitna siya ng, naka-sandwich siya sa dalawang MA. Yan po ngayon yan. So, alam po ba natin kung anong candle yan? Aralin po natin din ang mga candle pattern ha. Para may idea tayo. Ayos po ba? So, yun no. Napapagitna siya ng dalawang MA. Sorry, meron kang support, meron kang resistance. Diba? Okay, ulitin ko, kagaya ng mga post ko, huwag muna tayo mag-trade, huwag natin pilitin. Huwag pilitin ang hindi pwede. May ano po, may panahon lahat, may season lahat. Diba? Huwag natin pilitin ang ayaw, baka pumayag. Ito na lang, para basic. Yan o, ang tagal na nag-conso. Ito na lang, ayan, ang tagal na nag-conso. Tapos may pag-angat siya na, kuha, ito, may gross siyang pag-angat na paunti-unti. Tapos, ayan. Tapos, binabalik. So,
Sabihin na lang natin pareho niyan. Oh, ito, meron ng isang angat. So, kung nakabili kayo nito, hold nyo lang muna. Hintayin nyo mag-consolidation banda dito. Tapos, pag umangat uli, banda dito. Dito kayo magbenta. Hintayin nyo na lang. Upuan nyo na lang. Trade range ang tawag dito. Ito yung range niya. Walang kita dito, sir. Eh. Maliit. Wala na ba? Tanong po, paano gawin na yung line na horizontal yung sa price level? Ito po ba? Okay. First, right click, properties. Ito po yan. Itong price level na yan. Ito po yung price line. Ayan o. Tinagin nyo po, nagkumakapal siya. Diba? Kita nyo yung price line ko, kumakapal. Tapos, kung gusto nyo yung presyo, yan. Dito nyo pwedeng palitan yan. Ito yung scale. Ito yung background. Ito yung style. Okay po. So, yung scale, pwedeng sa right, left. Override mo, naka-default. Pwede rin naman yan. Ngayon, yung sa tanong mo, sir. Dito lang, oh. Ito, horizontal line. Kunwari, nag-ano ko dyan. Pook! Yun, may price na agad, oh. Oh, ito po yun. Horizontal ray. Click nyo yan. Kunwari, ito. Ito lang. Yun. Oh, may presyo ka na, sir. Ayun, oh. Galing ko to, ah. Kunwari, gusto kong kunin itong presyo na to. Yun. 24. Okay po ba? Wala na pong ibang tanong na stocks. Wala nang tanong sa moving average. Moving average, sasagutin ko kayo. Ibang indicator, ibang video po yun. Gagawin ko rin yan sa ibang video. Paisa-isa mo na. Para may stage yung pag-aaral natin. Hindi po, patalon-talon. Ano muna natin? Master the basics. Huwag tayong maging jack of all trades, but master of none. Ibig sabihin, alam mo nga lahat. Wala ka namang master. Di ba? Parang, alam mo yung Ichimoku, alam mo yung Bollinger Band, harmonics, wave pattern. Alam mo yung basic, pero wala ka namang master. Kahit nga lang moving average, hindi mo alam gamitin. Although alam mo siyang i-on, hindi mo naman siya alam mo ano yung purpose niya. Yung moving average po, yung tinuro ko sa inyo is basic use. Meron ding advanced use yan. Which is, ituturo ko sa Sabado, sa batch 3. Yan, tuturuan ko sila ng advanced moving average. At paano ginagamit. Okay? Paano ang tamang paggamit ng moving average. Ito, pero itong tinuro ko sa inyong basics, magagamit nyo na yan. Kahit isang candle lang yung on nyo, kunwari 9. Pag ang candle, tulad nito, tingnan nyo itong MA9, nagiging ano siya, resistance. Ititrade ko pa yan? Hindi. Ba't mo ititrade? Bakit ko naman ititrade yan? Nasa taas nga yung MA. Kahit tulad nito, kahit green candle yan. Yan. Kahit green yan, ba't ko ititrade? Nasa taas yung MA. Tignan mo, saktuhan. Pansin nyo, saktong-sakto. Di ba? Ba't ako? Ito kasi problema sa atin. Habol tayo ng habol eh. Ba't ko i-release yung reward ko na 2%? 2.62. Kung ang risk ko naman ito, 4%.
Ba't ko papasukan yan? Ang liit ng chance na ng panalo ko. Hindi lang yun. Kung dito mo nabili. Di ba? Kung dito ka nakabili. Eh kung nabili mo dito sa gitna mo nabili yan. 1% lang, sir. Yung ano mo, yung winning percentage mo, ang losing mo, ayan. Lumalaki. 5. Tapos, eh kung dito ka pa bumili, sa pinakataas, edi, ano pang winning mo? Pansin nyo? So, hindi naman sa ano, kasi, huwag tayo mag-trade blindly, hindi natin nakita ang top gainer. Ngayon, papasukan nyo. Tapos, ito, umangat. O, kung nag-EOD ka dyan. Mare, bumili ka dito, nag-EOD ka. End of day trading. Yan, nag-EOD ka dyan. Yan. O, saan siya nag-open? O, magkano? Talo ka agad. Pag open pa lang ng market, ha, talo ka na ng 1%. Pag naghintay ka pa, eh, sagad natin. 3%. Talo ka agad 3%. Ayan, o. O. So, trade ko ba yan? Hindi. Kasi nasa taas yung MA, eh. Ayaan ko siyang umangat. Di ba? Para safe. Dapat safe tayo ngayon. Bear market ngayon, mga sir. Mga ma'am. Huwag tayong padalos-dalos. Maraming buhay sa paligid na naghihintay para tayo kagatin. Di ba? Bear market nga eh. So, ibig sabihin, mag-aral-aral din pag may time. Huwag tayong ano. Pasok, bro. May tanong po ka ba? Stocks para may idea kayo. Yun, yun kami po ang Ocean 5. At paki-check na lang po 'yung naka-pin post namin na we conduct training from basic to advanced. It's a 4 weeks training. So nakikita niyo naman po 'yung mga post ko, 'yung mga estudyante, actually hindi naman student, mga participant na kasali sa atin. So, ngayon, unti-unti, nagkakaroon sila ng knowledge at confidence para mag-trade. Yung mga dating kinakatakutan nilang stocks, kita nyo naman, ang gain nila kanina. Parang hindi bear market. Greenport. So, sulit na yung so, week 1 pa lang. Day 6 pa lang sila actually. Yun. Sulit na yung binayad nila. May pangkape pa. So, muli po kami ang Ocean 5. At kung gusto nyo lang sumali sa aming program at maging part ng family ng Ocean 5, pwede nyo akong i-PM o yung iba na kong kasama, si Binsage, yun. PM nyo lang po kami. Sana nakatulong tong video na to para magkaroon kayo ng kahit basic na idea kung ano ang MA. Diba? At saka kung ano, paano siya gamitin. Okay po. Maraming salamat. Wala na pang ibang stocks bago po patayin? Wala na. Okay po ba? Kung wala na po, maraming salamat sa inyong suporta. Muli kami ang Ocean 5.